Kumusta mga bata? Welcome sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang mathematics ng ikatlong baitang. Muli, ako si Teacher JM at halina tayo'y muling matuto ng ating aralin. Handa na ba kayo? Mahusay! Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isa. Ang ating layunin ngayong araw na ito, sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutuhan mo ang pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isa sa pamamagitan ng simbolo o symbol o salita o word. Bago ang lahat, atin munang basahin ang isang suliranin. Hinati ni John ang cake sa 10 na may magkakaparehong laki. Binigyan niya ng tigta-3 piraso ang kanyang 3 kaibigan at kinain niya ang natira. Anong bahagi ng cake ang natanggap ng bawat isa? Ngayon, dumako tayo sa mga sumusunod na katanungan at atin itong sagutin. Handa na ba kayo? Unang tanong, sa ilang bahagi hinati ni John ang cake? Magaling! Hinati ni John ang cake sa 10 magkakaparehong laki. Ang ikalawang katanungan naman ay, anong fraction ang katumbas ng bahagi ng cake na natanggap ng bawat isa? Magaling! Ang bawat isa ay nakatanggap ng 3/10 na bahagi ng cake. Ang larawan na nasa ibaba ay hinati-hati sa 10 magkakaparehong laki. May 10 bahagi ng kabuuan ang may kulay. Maaring basahin at isulat ito sa pamamagitan ng simbolo na 10/10 o sa salitang 10/10. Ipinakikita rito ang 10 bahagi na may kulay mula sa 10 magkakaparehong laki. Ngayon, atin pang tingnan ang iba pang halimbawa. Para sa larawan A, makikita natin na ang simbolo nito ay 8/8 at kapag sinulat natin ito sa salita o word, ito rin ay 8/8. Nagdagdag lang tayo ng THS sa dulo ng denominator na salitang 8. Para naman sa larawan B, narito ang simbolo na 6/4. Kapag ito ay ating sinulat sa salita o word, ito ang spelling niya. 6/4 may dash at ang 4 na salita na denominator ay dinagdagan lang natin ng THS. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa isang pagsasanay. Ating basahin ang panuto. Piliin sa kahon ang katumbas na salita na kumakatawan sa mga larawang may kulay na nasa ibaba. Handa na ba kayo? Magaling! Para sa unang larawan, ano kaya o paano kaya sinusulat ang salitang nakita ninyo? A. 15/15, B. 8/4, o letter C. 11/6. Magaling! Ang sagot ay letter B, 8/4. Para naman sa ikalawang bilang, ito ay A, 15/15, B, 8/4, o letter C, 11/6. Mahusay! Ang sagot ay letter C, 11/6.
At para naman sa panghuling larawan, ito ba ay letter A, 15/15, letter B, 8/4, o letter C, 11/16? Mahusay, ito ay letter A, 15/15. Ngayon mga bata, para sa isa pang pagsasanay, atin namang basahin muli ang panuto. Isulat ang angkop na simbolo o symbols ng bawat salita o word. Handa na ba kayo? Magaling! Paano kaya isulat ang 11/10? Gawin mo nga. Ngayon, tingnan natin kung parehas tayo ng sagot. Tama ba ang iyong naging sagot? Mahusay! Para naman sa number 2, isulat mo nga sa iyong papel ang 8/7. Ngayon, tingnan natin kung parehas tayo ng sagot. Handa ka na ba? Ang sagot ay... Parehas ba tayo ng naging sagot? Magaling! At ngayon, para sa panghuling bilang, isulat mo nga sa iyong papel ang 7/5. Ngayon, ikumparan mo ang iyong sagot dito sa naka-flash screen. Handa ka na ba? Pareho ba tayo ng naging sagot? Mahusay! Ayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating paksa ngayong araw na ito tungkol sa pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isa. At ako si Teacher JM. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat! Sana ay i-visit nyo ang ating YouTube channel para sa iba pang educational videos na mayroon tayo. Kaya i-click ang like and subscribe button, pati na ang notification bell para makareceive kayo ng marami pang updates at mga educational videos. Pakishare and leave your comment na rin para suportahan ang ating YouTube channel.